malalakasan ka talaga. Kasi sobrang tipid talaga nun eh. Oo, oh, tama, tama. Sobrang tipid talaga nila. Walang... Oo, oh, tumatawa tong iso. Hindi, facts naman kasi yun, pre, di ba? Ano talaga sila? Fuel efficiency. What's up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik naman tayo guys, syempre sa panibago video. Nasa BGC tayo ngayon. Palagi ako nakapunta sa BGC guys, so, pero first time natin mag-shoot dito. Medyo maingay guys, so napakahangin ngayong araw. So in-review natin ngayon guys, Honda Civic FD. Alam ko medyo modelo na siya. Medyo on the modern side siya, pero kasi ang dami nagre-request sa inyo. Syempre kailangan natin pagbigyan guys, no? Tsaka medyo gusto ko rin kasi in my heart, no? Pagganda rin ng FD. Marami tayong malalaman guys, no? Kasi meron tayong dalawang FD dito. Meron puti, tsaka green. So sumunod natin guys. Sobrang init na kailangan ko ng ice. Ice, ice. Sensya na kung minsan hindi ako nice. Nice, nice. What's the price? You can see it in my eyes. Shout out sa may-ari na ito. Ito yung second SIR guys, no, nireview. Tinropa niya tayo dito sa panibagong i-review natin, FD. So tawagin natin yung owner guys, let's go. Boss Pao, kamusta? Saan galing? Laguna? Laguna pa. Layo, yun. Napunta tayo sa BGC. Anong full car model lang sasakyan mo? 2006 Honda Civic Gen 2.0 na variant na manual. Hindi ako sure ha. Pagkakalam ko medyo bihira daw ang mga manual na FD. Kasi ang 2.0 na manual, isang year lang nilabas. 2006. Tapos lahat ng succeeding years, matik na lahat. Matik na. Hindi na naglabas ng manual. Sa tingin mo bakit isang beses lang nilabas ang ano, manual? Sa tingin ko yung ano, yung market niya, wala masyadong at that time, wala masyadong gusto mag-manual. Kaya siguro finish out na kinip na lang yung mga top of the line, which is yung matik. Pero ang ano, manual, base model hindi? Hindi, hindi siya base model. Ang variants kasi ng FD, dalawa, V tsaka S. So ito, 2.0S pa rin siya. Ah, ganun eh, no? Ano lang siya, ang engine niya is 1.8 lang. Tapos meron rin 1.8S, meron 2.0S. 1.6 wala? Walang 1.6. Ah, walang 1.6 na ito. Kasi syempre sa mga naunang year, may mga, halimbawa, yes. V16B, oh, di ba? Mga ganyan. Oh. Pero sa FD, yung pinakababa niya, 1.8. May VTEC, may VTEC na yun. Hindi, ano siya, yung FD ay VTEC lang siya. Hindi siya yung VTEC kagaya nito. Gwapo yung may-ari niya na yun. Napakaganda rin na yun. Clean guy. Na yun, clean look. Bakit mo napili FD? Actually, first car ko FD, 1.8. Tapos, ayun, ang maganda kasi sa FD, ang daming ano, aftermarket na support. Ayan, mga body kit, ang dami, mga CF. Sa mga pyesa, ang dami niya pang form. Tsaka, ang maganda sa kanya, comfortable drive. Magkano ba presyo na ito, Bobby, sa market ngayon? Normal na FD, mga 1.8. Siguro pinakamura, makakakuha ka 250. Pero mga 2.0, mga matic ganyan, mga 350. Ang manual na 2.0 ngayon, medyo mataas kasi nga, konti lang. Siguro mga 450 at least, or pataas. 2.0 manual. Ano ang pinaka, ano, kumbaga, pinakamataas na model ng FD? Ang pinaka top of the line niya talaga is 2.0 na matic. Ito yun. Ito yung mga leather loob, mga ganun. Oo, leather lahat ng interior. Tapos yan, may mga chrome na garnish. Tapos meron siyang mga features na yung may VSA. Ganun. ABS, ganun. ABS, meron rin. Actually, lahat ng S na FD, ABS. Yung V lang ang ABS. Paano kaya FD mo na yan? Panglima. Bakit mo binibenta? Ano, nag-try ako mag-buy and sell ng FD. Una kong dalawa na 1.8 na benta ko agad. Eh, ayun, medyo na-touch ako. Dali kasi formahan, tsaka medyo timeless ang ano, itsura niya eh. Kaya nga eh. Nakakasabay pa rin eh. I know, ito kasi guys, no. Pops, anong year lumabas ang FD? 2006 hanggang 2011. Pero kasi kung sisilipin mo guys, no, pag tinabay mo ito sa mga modelo ngayon, parang mas okay kaya pa rin eh, no? Pa rin sumabay. Kasi halimbawa ito, pag tinapat mo sa mga ganyan, halimbawa yung pinagmukha mo, alam mong iba ang timeline nila eh, no? Medyo malayo na eh, oh. Medyo oo. Malayo na yung timeline nila eh. Pero kasi ito guys, isipin mo, before 2010, ayun na itsura. Oh, 15 years old. 15 eh, no? Oo. Gwapo agad. So, Pops, silipin natin. Bakit iba yung ano, mukha? Anong kids yan? Type R na body kit. Front bumper, side skirt, saka rear. Yan, Type R. Ito, naka-carbon fiber na Jace Racing hood. Saka wing, Jace Racing rin yung wing ko. Tapos pala, ayun, color nito, Shrek green. Pero yung pink ka din, no? Racing blue. So, ayun, nakuha ko siya green na, kaya wala
wala na akong choice. Papi, yung Racing Blue, medyo rare ba yun? Racing Blue, rare siya. I think, nakikita ko sa mga thread, 50 lang daw ang ginawa sa Pinas. 50-50? 50. Onti, no? Yun, so sayang, ginawang green ng previous one. Maganda, maganda naman ang paint. May ano pa, may mga hints pa ng blue, wala na. Actually, meron. Sa engine bay. Sa engine makikita natin. Papi, so sinabi mo Type R. Pucha, madalas ko makikita yung mga pula na yan eh. Ano ba ibig sabihin? Pag pula, Type R agad. Well, no. Red badge, Type R talaga. Ito, feeling Type R lang to. Kasi yung orig na FD2R, wala naman nirelease sa atin local. Sa Japan lang, so right-hand drive. So binadikits mo na lang? Madikits lang. Itsurang, ano lang, itsurang Type R lang. A-series rin siya, parang Type R, pero ibang ano siya, ibang engine series. I think ito K20Z2, tapos yung sa original Type R, K20A. Pero K20 pa rin? K20 pa rin. Itong mga ano, itong mga abubot sa to, papi. Ano mo meron dyan? Ito wala to, ano lang to, forma. Yung original talaga na Jace Racing na hood. Itong sa FD kasi, merong brand na HC Racing. Yung HC Racing, parang gumawa siya ng version niya nitong ano, racing hood. Itong Type R na body kit, HC Racing rin. Kasi ang orig na Type R, mahal talaga yun. Siguro bumper pa lang, sabi mo, mga 50 plus. At least. Pag legit na Type R. Well, ito, plastic rin naman to. Pero ayun, aftermarket na brand na siya. So, ang grill, papi, iba na rin. Well, ito, itong Nixie Racing na Type R bumper. Ang grill niya, naka-attach na sa bumper. So, one piece lang siya. Parang J-Blood? Parang ba? Parang ganun, J-Blood ng mga ito. No. So, ito, kadik kasama niya, no? Oo, one ito. Piece na yan. One piece lang siya. Parang J-Blood. Pero yung orig Type R na bumper, detachable talaga to. Ito maganda, papi. Yung mga Vince, totoo, no? Oo, kaya kasama na yan sa kit. So, hindi siya... Kasi may mga fake Vince, eh, di ba? Pero, yung mga nabibili lang na mesh, ganyan. Pero ito, totoong Vince, guys. Walang fog light. Yung meron. Yung orig Type R talaga, walang fog light. Ako, mas prefer ko yun para hindi na magasa sa bulb. Tsaka ano, pag mahina yung alternator, di ba? Huwag na, no? Mabububugbog. Kung may nag-pull up dito, parang familiar tong ano na to, ha? Pops, yung mags tayo, ano meron sa mags mo? Rota Great 2. Yan yung version ni Rota nung orig na Boat Race C37. Yung tires ko, Advanioba. Suspension, naka-lowering springs lang ako na tame. And then, rear camber kit na hard race. Naka-camber yung likod? Yung likod. Kasi pag nag-lower ka ng, ano, sa FD, ha, pag naka-lower yung likod mo, nag-negative yung camber niya. Okay. Medyo gusto ko yung zero camber. Para diretso lang. Para diretso lang. Yan, naka-spacer ako kaya medyo sa ano. Tingnan natin. Spender. Ayun, ay ga. Disc brake, stock pa rin. Disc brake nito, stock pa rin. So, FD, lahat ng FD naka-disc brake, harap likod na. Bale, yung pinagkaiba lang sa brake nga, sa S, ABS, sa V, walang ABS. Ano ba ang munod bago mag-FD? Bago mag-FD yung ano, ES, yung Eagle Eye. Dimension. Dimension. Ayun, ah, okay. So, from Dimension, naging ganito. Laki pala ng, ano, no? Medyo malayo. Improvement. Medyo malayo. Sa Dimension, medyo malapit pa sa FD. Oo, same size, di ba? Same size. Ito, ang laki po siya, nag-evolve eh. Parang ano eh, dinilagan, sabay lumaki eh. Tsaka maganda rito, papi, yung loob eh, no? Loob niya, yun, medyo iba talaga interior nito. Ano, no? Jump galing sa, ano, Dimension. Dimension. Papi, punta tayo sa gilid. Anong meron dito? Cheek light. Cheek light ko, hindi na yan yung stock na cheek light na 3MMC. Bale, MMC na yan, yung 09 to 11. Nagpalit ako kasi yung orig cheek light na ito medyo makanto. Oo, medyo mas malinis siya tignan. Bakit ito wala? Ito kasi yung 2.0 pneumatic, ang cheek light niya nasa side mirror na. Pero kasi side mirror nito, spoon na eh. Ito ang spoon ng ano? FD? Yan ang spoon na side mirror. Hindi ito stock. Malapad ang angle niya. Ayun, ang downside lang, hindi siya na-adjust sa digital na ano. Parang maganda to, Pops. Ito ang sa'yo, ano tawag dito? Ito stock to. Yan ang stock na ano. Stock na side mirror. Bakit ayaw mo nito? Mahirap tumingin. Mahirap eh. Medyo manipis siya. Although malapad yung sagap niya, manipis siya. Tsaka hindi na-adjust sa load. Pero ang ganda eh, oh. Ganda nga. Parang dahon. Sa gilid, ayun, nagpalit ako ng cheek light. Tapos ito, side skirt, Type R. May Type R talaga na FD ang itsura? Oo. So, papi, punta tayo sa likod. Anong meron dyan? Sobrang init na kailangan ko ng ice. Laki ng thighs, di kailangan extra rice. Racing wing, na HC Racing rin. Kasi itong tail light, hindi na rin ito yung stock tail light. Nagpalit na rin ako ng MMC, 2009 to 11. Octagon. Di ba, ang stock
circle, di ba? Snack circle, ganito. Ayan, katulad nito. Parang medyo clean look kasi siya. Sanay na rin ako kasi yung mga previous FD ko puro tagod. Parang may ano to, may hint ng mga LED. So iba ang bato, ganun? Iba, medyo iba ang bato niya. Ah, kasi ito medyo ano pa eh, no? Oo. Parang yung normal na tail light. Yung traditional, oo. No? Pero ito kasi hanggang gilid merong ano. Ayun, no? Ito yung sinasabi ko, guys. Yung paligid. Plain lang, pero yung ito, medyo makristal, no? Mm-hmm. Ang Type R merong ganyan. Type R, may wing rin siya, pero hindi ganito. Plastic. Ba't hindi Type R? Alam ko, Type kasi, R, Type R ka. Try ako mag-iba ng team. Yung dati ko kasing FD, all Type R na. So, ito kasi, pag tinipe R ko, masyadong green. Body color kasi yun. So, yun, minatch ko sa hood, Jazz Racing rin. Muffler, papi. Turn down muffler, pinagawa ko kaya, no, Jazz Racing. Ito, Type R na rear bumper na H Racing. Kasi ito, may ano siya. One piece siya, nakadikit na yung diffuser dyan. Ang option kasi niyan, may mga setup yung FD na pwede mo lagyan ng CF diffuser. Tinatanggal to. Ganun. Kasi na Jazz Racing, may carbon siya na diffuser. So, hindi na ako nagganon kasi ibababa ng sobra eh. Papi, silipin natin makina. Ano meron? Papi. Ito gusto ko makita guys na yung engine. So, bibihira tayo makakita ng makina ng ganito. Well, stock lang tong makina ko, stock K20 Z2. Ang iniba ko lang dito itong intake. Yun nga, pinakabit ko kay Jazz Racing, full exhaust. Tapos, naka-header sa ko na 421. Yun lang, the rest stock pa yan. So, asa yung blue rito? Ito, ito. Kita mo to. Ayun, zoom in natin. Ayun. Talaga, orange color niya. If given the chance, papi, babalik ka sa blue. Pwede, oo. Racing blue, orange color, para syempre, di ba? Alam na alam mong K20 manual pag racing blue. Kasi sa K20 manual lang yun, release ka yung blue. Yung mga alam ng FD, kabisado yun. Pag oh, nakita, ayun, oh, K20 yan. Kamusta naman power, papi, ng K20? Pero okay naman, di ka naman bibitinin. Okay siya for daily. Tsaka, di naman siya ganun kalakas. Gaya na sinasabi ng iba, hindi ganun kalakas papi, kumain ng gas. Pag-usapan natin pala yun, bakit sinasabi ng iba? Malakas daw sa gasolina FD. Well, sa experience ko, compared sa 1.8 na variant, medyo malakas sa gas si 1.8 kasi mabigat ang ano eh, mabigat ang kahan ni FD eh. So medyo underpowered siya kahit pa paano. Unlike dito, kayang-kaya niya. Kumbaga kahit onting apak mo lang. Onting apak lang. Under na, ganun. Hindi masyado nag-exert ng ano eh. Ito rin ang nilalagay sa mga Civic, mga ganyan. ESIEG, ganun. K-swap ang tawag nila dyan, di ba? Usually, nag-K-swap ang mga pinukuha nilang K series yung mga Type R. Okay, iba pa yan eh. Iba ang internals itong Z2 dun sa mga Type R talaga na K series. Maraming nagtatanong, gano'n ba kala katipid? Ilang kilometers per liter? Ito sa manual, ang normal ko city, at least siguro mga ano, 9 to 10. Ganun. Pag long ride, 11 to 12. Ito pala manual, yung kay Papi naka-matic. Ilan sa'yo, Papi? 8 to 9 eh. Ah, pares lang! Oh, 8 to 9 sa city, tapos sa highway, 11 to 14 eh. Di totoo yung ano, malakas daw sa gasolina. Depende sa apak mo talaga. Pagigil, no? Oo, pagigil na gigil. Mabilis rin ito eh, no? Paggaling ka sa ano, paggaling ka sa mga Uyghur Mirage, malalakas ang ka talaga. Kasi sobrang tipid talaga nun eh. Oo, tama, tama. Sobrang tipid talaga nila. Walang... Oo, tumatawa tong iso. Hindi, facts naman kasi yun, pre, di ba? Ano talaga sila, fuel efficiency talaga sila. Ito, built sila para dun, di ba? Oo, built sila para dun. Hindi naman, hindi ko sinasabi na mabagal. Oo, oh, walang ganun, walang trash talk na ganun, guys. Kaya pag lumipad ka sa FD, medyo malayo. Pero kapag fuel efficiency naman, talong-talo to sa mga Wigo. Oo, wala. Kasi yun, umabot 20, di ba? Umabot sila ng 20. 18, 20, di ba? 20 plus pa kayong iba. Papi, yung interior, pwede pa silip. Tingin natin ano meron. Test my patience. Are you faceless? Are you faithless? Uno, wala na pala yung tunog. Wala na yung EK effect. So, ano meron dito sa low pops? Ayun, sa interior. Ayan, FD. No, ano niya, yung gauge niya. Upper gauge niya, digital na. Tapos ito yung sa fuel tank, temperature. Tapos ito yung sa RPM niya. Tama ba, papi? Dito nag-start ang ano dual gauge, no? Sa mga Civic, oo, parang ito ang una. Nakakapanibago yung dalawang ganyang setup, oo, no? Oo, oo. Tsaka, well, yun, mas madali siya tignan kasi digital. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, no? Tignan niyo kung gaano kahaba yung ano, yung dashboard. Simula dulo, buong kamay, no? Two-tone talaga ang ano. Ayun, yung FD na S, ang stock na kulay niya talaga, yung interior, dark blue, tsaka parang beige. Pati yung six niya, dark blue stock. Sa V naman, ang stock na kulay, gray ang loob. Pati seats niya, gray. Papi, tanong ko lang, ano to? Ano to?
Handbrake yan, papi. Ganyan talaga yan? Oo, yan. Stock yan? Yan ang isa pang kakaiba sa FD, yung handbrake. Pang Grim Reaper eh. Ang weird, no? Oo, kakaiba. Nasa harap, no? Kasi di ba usually dito? So, curious kayo guys, ito pala itsura ng handbrake ng FD. Yung mga bago nga, paps, pinipindot na lang, eh, di ba? Oo. Electronic ang tawag dun. Ito, papi, ngayon lang ako nakakita na ito. Ano meron dyan? Ito, hindi na stock tong shift knob ko. Shift knob ko, yan, Jace Racing na original. Tapos yung shift boot ko, yan, Type R din na original. Spacious, no, papi? Medyo maluwag siya compared sa kanaunang Civic. Medyo malaki ang space niya, pati sa likod. Yung armrest na siya kasama, yan. Ang isa lang hindi maganda dito is medyo maliit ang trunk niya. Makikita natin mamaya. Yun lang ang disadvantage. Oo, kasi yung mga city, malaki pa trunk nila kaya sa FD. Quick story, paps. Kikwento ko lang. Dati, yung nagpumunta kami ng Laguna. Malayong Laguna, pre. Hindi ko na... Liliw ata yung pangalan nun. Malayo yun, di ba? Malayo yun. Malayo yun. Kasi funeral ng friend ko. Ang nangyari, apat kami sa likod, dalawa dito sa harap. Eh, so ako palang puto. Isang ano na agad, di ba? Parang isang tao na agad, di ba? Pero yung apat yung nagkasya sa likod. Pero mali yun, guys. Huwag nyo gagayan. Kasi ano lang talaga. Ilan ba maximum na ito? Lima? Lima. Pero ako hindi na ako sa likod kasi nagra-rub yung likod ko. Ah, ganun. Hindi na pwede. Oh. Ayun guys. So dapat safety pa rin. Yung mga sidings, papi, stock yan. Ang sidings ito, hindi na to stock. Kasi yung stock nga ng FD sidings, parang ganito kulay. Two-tone din. Beige. Oo, two-tone. Beige yung baba, yung taas blue. Itong sidings ko, ano to, galing Acura CSX type. Oo, yun yung Acura version ng parang FD sa ibang band. Pero FD rin ang itsura. FD na FD rin ang itsura niya. Sila yun, black interior. Tapos, itong center console ko, galing rin dun sa Acura. Kaya, ito, makita mo may heater yung upuan. Pero gumagana rin yan. Hindi naman natin kailangan ng heater dito. Mainit na masyado, eh, no? Tapos, ayun, yung cup holder, ito, iba. Pag kinumpare mo dun. Yung normal kasi, parang natatang na i-close mo yung cup holder niya. Ito, ganyan na talaga siya. Ah, okay. Pero nagagalaw. Oo, nagagalaw siya. Ito ang nagustuhan ko guys sa mga Honda. Kasi syempre, kaka-review ko ng Honda, papi, gumaganda eh. Yung ganito, oh. Pucha, nagsimula ito sa map plate. Kasi sa Toyota, paps, bihira yung ganito. May ganito naman. Sliding, diba? Oo. Hindi, minsan nga wala talaga eh. Siyempre, kapag bababa kayo, hassle naman, iikot ka pa rito, diba? Maganda yung pipindutin mo lang ganyan, no? Papi, tanong ko lang, may roof cut ba yung mga ganito? Sunroof pala. Meron, may mga sunroof ang mga other models, kagaya ng SI sa US. Yung SI, may sunroof siya. So, sa atin, sa Pinas, parang iilan pa lang ang nakaganon. Steering wheel, papi, anong kwento niyan? Nga, galing ako sa FD na Matic. Yung FD na Matic kasi na S, paddle shift. Oh, tama, paano pala yun? Sa Matic yun. So, dati, hindi ako makapagpalit ng steering dahil nga sa paddle. So, ito unang kong pinalitan dito nung nakuha ko. Steering wheel. Parang ilang taon ka nang nakamatic. Oh, gigil na gigil ka na palitan yung manibela. Yan, Momo Monte Carlo na black tas red stitch tapos itong HKB na hub. Itong mga seats mo, papi, ba't di mo pa pinapalitan? Ito, plano ko palitan na sunod. Naghahanap lang ako nung black rin na magmamatch. Tapos pala ito, yung seats ng 2.0 iba. Yung 2.0 parang may butas siya dito sa headrest. Yung 1.8 solid siya, isang buo. Bakit kaya, papi? Anong reason? Ay, hindi ko sure. Siguro kasi mas mabilis to. Hindi kasi aerodynamic eh, no? Siguro. Pag naka-open doors, dyan pumapasok yung di ba? Pops, silipin natin nga sa trunk kung ano yung sinasabing maliit. Anong kwento, papi? Pag, syempre, naka-spoiler o ganito kalaki, hindi ba tumatama yan? Hindi naman. Sakto-sakto yung cut-off niya. So, pag binagsak mo, tatama. Tingnan yung clearance, guys, oh. So, kung mag-spoiler kayo na ganyan, ingatan nyo na lang. Customers ko, yung mga Rota kasi nagbenta rin ako ng Rota. Ayan, yung trunk ng FD, medyo mababaw lang siya. Dalawang packs na kaya, hindi na kayang sa taas din, medyo mababa siya. Ano siya, maliit siya para sa modern size? Oo, maliit siya. Pero sa mga SIR, Corolla, ganyan, malaki na yan. Malaki na rin siya, oh. Pero hindi ko gets kasi sa city, ang laki ng truck ng city. Kasi... Ang city kasi, Pops, mas mababa pa rito. Saka lalim, malalim sa loob. Kasha, isang pamilya sa city. Ito, papi, may strut bar na. Stock yan? Ah, stock yan. Inano ko lang yan. Turahan lang yan. Feeling cruise ko lang yan. So, ayun guys, no? Subukan natin, guys. Anong feeling? Papi, nakapag-drive ka na ba ng lumang kotse, mga 90s ka? Galing ako sa naka-EG ako dati. Actually, nagkasabay, isang EG ko tsaka FD ko dati. Ngayon, medyo masakit sa katawan. Nakaka-stress eh, no? Oo, parang umaalog lahat eh. Ito parang nilalambing eh.
strolling around BGC, Paps. Kamusta naman, Papi? Tinginin ba ang FD? Oo, tinginin. Green na green eh, no? Oo. Lalo na yung kulay nito. Parang ano eh, masyadong loud eh. Kaya gusto ko nga rin magpalit sana ng kulay. Masyadong akala mo palagi na eh, pag-racing eh. Grand entrance talaga, oo. No? Ang ganda rito, guys. Ang luwag, oh. Pucha, napakalaki ng leg room. Naka-sound setup ka, Papi? Hindi. Hindi, Papi. Nakuha ko to, naka-Twitter pods na. Hindi stock yan? Hindi stock yan. Stock yan, parang vent lang yan. Kala mo may tumubong mushroom. Parang sumulbot bigla eh. So, yung stock yan, diretso lang? Diretso lang yan. Parang vent lang yan yung stock. 1 week mo, Papi? Full tank ako nito siguro mga... Hindi naman lalagpas ng 2-5. Lagpas naman isang linggo? Oo naman. Basta. Makunat din. Siguro, ano, from Laguna, uwian ko 400. Sarap, no? Kalmado lang? Kalmado lang naman siya. Nakapalibago, no? Kahit naka-lowered ka, pre. Hindi matagtag. Di benta bounce, no? Depende sa ano. Depende sa brand ng springs. May na-try rin ako na ano. Pag sakay mo, pagbaba mo, parang nabuwasan ka na 10 kilo. Sinuswap rin ba mga makina ng ganito? Oo, palit ng ano, palit ng Type R na K-Series. Yun naman usually ang upgrade nito. Kasi yung stock engine nito, medyo ano siya eh. Medyo bumibigay siya pag pihatan mo ang mga ano, mga piyesa. Hindi ganang katibay ang mga ano niya, internals. Ano pala madalas sira na ito, Pops? Sa FD mostly, mga leaks lang naman, ganyan. Yung mga ano, mga leak ng sa interior, ganyan. Sa engine bay usually, mga gasket lang. Hindi naman siya sakit sa ulo. Hindi naman kung inaalagaan mo naman. Well, sa experience ko dito sa K-Series, medyo mas less maintenance siya. Kasi yung 1.8, masisira niya usually mga power steering pump, mga leak ganyan, tensioner, alternator, medyo normal wear and tear naman alternator. Huwag mo i-expect na matibay kung hindi mo inaalagaan, Pops. More ano talaga, sa alaga talaga yan ng kotse. Parang relasyon pala yun. Oo. Pucha, kailangan alagaan. Hindi, may sira na maaga. Papi, may gusto ko babatiin. Shout out sa ano, ay sa ano, Corona wheels ka pala. Kung kailangan nyo ng aftermarket wheels sa tires, yun. Message nyo kami sa Facebook page namin. Shout out nga pala sa ano, sa girlfriend ko. Salamat, Papi, no? And kita-kita tayo sa mga susunod na video, guys. Peace out.